ng favorite mong YouTuber. Sabi mo sa sarili mo, gusto ko rin gawin to. Nagtrabaho, nag-ipon, bumili ng camera, bumili ng lens. Wala na akong pera. Anyway, ready ka na kumuha ng mga lulupit na pictures gaya nito, 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 at ng mga ito pa. Kaso lang pagkuha mo. Hey, what's up guys? This is Ruel Cacho and welcome to yet another video. I hope okay kayong lahat dyan ngayong quarantine sa inyong mga bahay-bahay. Sana nagustuhan niyo yung intro na yun. Wala akong magawa eh. Today, ang pag-uusapan natin is the exposure triangle. Ang exposure triangle ay binubuo ng ISO, shutter speed, and aperture. So, i-discuss natin sa video na to kung para saan sila, paano sila nakaka-affect sa inyong mga image, sa inyong video, and paano sila kontrolin. So, let's go! First, ISO. Ano nga ba ang ISO? Basically, ang ISO ay nagko-control lang ng brightness ng image or ng video mo. Pwede nating masabing artificial brightness siya sa loob ng camera. Lower ISO, mas madilim. Sa higher ISO, mas maliwanag. Common range ng ISO ay nagsisimula sa 50 hanggang 50,000 or higher, depende pa sa camera mo. So, Roel, meaning ba nito hindi ko na kailangan ng flash, hindi ko na kailangan ng proper lighting, kasi may ISO naman ako? Well, no. Kasi pag pinush mo ang ISO sa sobrang taas, mag-i-introduce ka naman ng noise or ng grain sa image mo. Magpapansin mo yun, parang grainy na yung image mo, maraming parang puti-puti na lumalabas dyan. Since manoise nga, magmumukhang less sharp yung image mo. Also, hindi lang yun yung magiging effect niya. Pag tinataas mo ng todo yung ISO, bumababa rin yung dynamic range mo. So, meaning nun, mas less yung control mo sa post-processing. So, as much as possible, mababang ISO lang ang gamitin mo. Or, pwede mong search sa camera mo kung ano yung base ISO ng camera mo. So, doon ka lang, stick ka lang doon hanggat maaari. Para makuha mo yung maximum sharpness and quality ng image mo and maximum dynamic range. Pero meron din namang situations na magagamit mo yung higher ISO, which is i-discuss natin later sa video na ito. So, next is shutter speed. Imaginin mo yung sensor ng camera mo merong pinto na nakatakip. Kapag pinipindot mo yung shutter button ng camera mo, imagine mo yung pinto na yun bumubukas para ma-expose sa ilaw yung sensor mo, makakuha ng image, then sasara pagtapos na siyang kumuha ng image. Pwedeng mas mabilis, pwedeng mas matagal. Let's say magshoot ka sa outdoor sa direct sunlight. Pag kukuha ka ng picture, yung shutter mo magbubukas yan para pumasok yung ilaw sa sensor. Then magsasara din kaagad ng mabilis para hindi naman masobrahan yung ilaw na pumapasok sa sensor para hindi mag-overexpose yung image mo. So mabilis lang, open then close. On the other hand, pag sa gabi ka naman magshoot, mas matagal naman yung open ng shutter. Open yung shutter, papasok yung ilaw na mas matagal, then sasara para mas maliwanag yung image kahit gabi. So mas matagal yung open ng shutter, mas madaming ilaw na makakapasok bago sumara. Mas maliwanag yung image mo kahit sa gabi. Bali, yung tagal ng pag-open at pagsara ng shutter yung magde-determine nung brightness ng image mo. Kung mas matagal, mas maliwanag. Kung mas mabilis, mas madilim. Isa pang importance ng shutter speed is yung motion blur. Sa mabilis na shutter speeds, kahit moving yung subject mo or ikaw malikot yung kamay mo, pag mabilis yung shutter speed mo, hindi yun magbo-blur. So sharp pa rin yung image kasi mabilis lang nag-open yung shutter. Kapag naman mabagal yung shutter speed, pag moving yung subject mo, magbo-blur yun kasi habang naka-open yung shutter, ika-capture niya lahat ng movements nun. So usually ginagamit yung mga fast shutter speed sa mga maraming movements. For example is sports, and yung mababagal naman na shutter speed ay ginagamit sa, for example, long exposure sa mga landscape shots na gabi. Yan, ginagamitan niya ng long exposure. Sa astrophotography, yan, ginagamit din ng long exposure. So, dito rin magagamit yung sinasabi ko kanina na high values ng ISO. For example, magshoot ka ng sports, so bibilisan mo yung shutter speed mo. Since mabilis yung shutter speed mo, kaunti lang yung ilaw na nakakapasok sa sensor mo. Para makounter mo yung pagdilim na dahil ng fast shutter speed, magagamit ka ng higher ISO value. So, dito po papasok yung paggamit ng mga high ISO value sa mga ganitong situation. So, finally, aperture. Ito naman yung nagde-determine kung gaano kalaki or kaliit yung opening ng lens mo. Nakokontrol din dito yung dami ng ilaw na pumapasok sa sensor mo since yung laki at liit ng opening yung nagagalaw mo dito. Mas mababang number, for example, f1.8,
or f1.4, mas malaki ang opening or mas maraming makakapasok na ilaw, so mas maliwanag yung image. Kung mas mataas naman na aperture, let's say f11, mas maliit yung opening, so mas konti yung nakakapasok na ilaw, so mas madilim yung image. Pali, inversely proportional siya. Sa aperture din nakakontrol yung depth of field or yung amount ng mga bagay na nakafocus sa image mo. Pag mas mababang aperture, let's say f1.4, f1.8, mas konti yung nakafocus. Isang example dito is yung mga portrait na blurry yung background, yan mababang aperture yan. Pag mataas naman yung aperture, let's say f8, f11, mas madaming nakafocus na mga bagay sa iyong image. Less blurry yung background pag sa mga portraits. So ayun, recap lang. ISO, brightness ng image. Lower ISO, mas madilim, mas higher quality, mas maganda ang dynamic range, and less noise. So sa higher ISO naman, mas maliwanag yung image pero mas less yung quality niya, less yung dynamic range, and nag-i-introduce ka ng noise or yung grain. Sa shutter speed, yung bilis ng open at close nung shutter. Faster shutter speed, mas madilim, pero mas sharp yung image. Makakaiwas ka sa mga blurry lalo pag moving yung subject mo. Sa slower shutter speed naman, mas maliwanag pero mas magbe-blur yung image mo pag moving yung subject. And aperture, yung laki ng opening ng lens. Sa lower aperture, mas maliwanag yung image, mas konti yung nakafocus na bagay sa image mo, tsaka mas blurry yung background. Sa higher aperture naman, mas madilim yung image, mas maraming nakafocus sa image mo, and mas less blurry yung background. So yun, hopefully naintindihan nyo na yung exposure triangle, kung paano sila gumagana, paano sila nakaka-affect sa image, and paano siya kukontrolin. Kung may gusto kayo idagdag or may kulang or may mali sa sinabi ko, i-comment nyo na lang dyan sa baba. And kung may natutunan kayo, press that like button and subscribe na rin kayo sa channel ko for more tutorials sa future. And nagpo-post din ako ng mga iba pang video, mga cinematic stuff. So yun, thanks for watching and see you in the next video. Peace!